Nang 15 years old po ako, doon lang po ako nagkaroon ng interest sa artong may nakita akong nagpipinta sa pader ng school namin. Na kasi sa probinsya po namin, wala po akong nakikitang artist doon. Hanggang sa nanguha na ako ng mga pintura sa sementeryo para lang makapagpinta kasi wala po kami talagang pera. Kasi magsasaka lang po kami. Kaya po yung mga painting ko about po palagi sa mga harvest. Noong nakagraduate naman po ako ng high school, nakipagsapalaran po ako dito sa Manila. Naghanap po ako ng mga kumpanya na may trabaho na about sa art. Nakakita po ako ng mga antique finish po na kumpanya. Noong time na yon na nagkakapera ako, nagpo-provide na po ako ng mga gamit ko at pumupunta ako sa bawat mall dito sa Manila na may mga painting. Pag nakakita po kasi ako ng artist at art, ibang-iba po yung pakiramdam ko eh. Parang sobrang-sobrang saya ko po eh. Kasama po siya sa modern traditional painting. Pero tinatawag ko po siya na Recrelubism. Mula sa realism, creationism, then may illusionism po yan na may kasamang cubism. Kumbaga, yung pong iba-ibang style ng painting, pinagsama-sama ko po sa isa. Pumunta po ako ng Bigan bago magka-pandemic. Naka-interview ko po yung mga taga ron. Dahil po doon, nagkaroon ako ng inspiration para gumawa ng series ko na Old Manila or Old Bigan. At ngayon po, nagugutang ko naman po eh Mother Nature. Dahil sa nangyayari sa atin, global warming, mga ganyan po. May naging client din po ako na sinabi po nila na yung painting na yon, kaya nila nagustuhan or kinuha. Tulad po nung Happy Family series ko na painting, pag nakikita po nila yon na pipil nila na buo yung pamilya nila. Kaya ako rin po, lagi rin po ako nagpo-post ng mga gawa ko kasi nakikita ko po yung mga friends ko sa Facebook na masaya po sila eh. Kaya kahit sinasabi sa akin ng iba na huwag kang masyado mag-post kasi baka langawin yung anmo. Hindi po yun yung tinitingnan ko eh. Yung mga sumusubaybay po nung gawa ko. Para sa kanila po yun. Hindi man po nila kayang bilhin, at least nakikita po nila.